Kabanata 304. #hashtag#hashtag Hindi ka ba makakagawa ng ganyang mababang antas na kalokohan? Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, bahagyang pumislap ang mga mata ni Serena sa pagkalito. Dahil sa kanyang mga mata, sinabi ni Cyrus na imposibleng bilhin ang lahat ng natitirang bahay. Hindi ba kahit ang pinakamayayamang tao ay bibili ng napakaraming bahay ng sabay-sabay? Nang ibuka ni Serena ang kanyang bibig upang kausapin si Cyrus, nakita niya si Nancy na tumatakbo papunta sa tabi ni Cyrus na may dalang impormasyon, at pagkatapos ay apurahang sinabi kay Cyrus. Mr. De La Cruz, tiningnan ko lang ang mga tao sa opisina. Saglit. Mayroon na lang tayong 506 na bahay na hindi pa naibenta. Na may kabuuang halaga na 570 milyon. Kung bibihin mo silang lahat, maaari kong pag-usapan ang presidente ng aming kumpanya. 550,000 maaari mong ibagsak. Oo. Tumayo si Manager Clark sa tabi ni Nancy at tuwang-tuwa na tumango. Pagkatapos ng lahat, si Manager Clark ang taong namamahala sa opisina ng pagbebenta na ito. Kung ang lahat ng mga ari-arian ay maaaring mawalan ng laman ng napakabilis. Kung gayon ang kanilang manager ay makikinabang din ng malaki, kaya si Manager Clark ay tumingin kay Cyrus ngayon. Ito ay tulad ng pagtingin sa Diyos ng kayamanan. Okay, may maghanda ng kontrata, gusto ko ang iba pang mga bahay. Hindi nag-atubili si Cyrus, tumingin kay Nancy at Manager Clark na bahagyang tumango. Mr. De La Cruz, sandali, may ihahanda ako ngayon, sandali. Matapos marinig ito, tuwang-tuwa si Manager Clark na halos lumuhag siya sa harap ni Cyrus, tumingin sa kanyang mga mata at sumigaw, pagkatapos ay tumalikod at tumakbo sa opisina. Mr. De La Cruz, tutulong din ako sa paghahanda ng kontrata. Pagkatapos mag-alinlangan sandali ni Nancy, umalis na rin siya. Si Nancy, na nakatayo sa gilid, ay tumingin sa kanyang malalaking luhang mata, at ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwala. Pakiramdam niya ay hindi totoo ang nakikita niya ngayon na parang panaginip. Hindi niya maintindihan kung bakit naniniwala si Nancy at umalis na rin siya. Si Serena, na nakatayo sa gilid, ay tumingin sa kanyang malalaking luhang mata, at ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwala. Pakiramdam niya ay hindi totoo ang nakikita niya ngayon na parang panaginip. Hindi niya maintindihan kung bakit naniniwala si Nancy at Manager Clark kay Cyrus, pero 550 milyon ba iyon? Hindi banggitin ng isang estudyanteng tulad ni Cyrus, hindi ba't kahit isang amo ay makakagastos ng ganoon kalaking pera sa isang pagkakataon? Ngunit sa ngayon, ang reaksyon ni Nawang Yaoyao at Manager Niu ay tila talagang nakakatulong kay Cyrus na ihanda ang kontrata. Cyrus, may pera ka ba talagang pambili ng lahat ng bahay? Huminga ng malalim si Serena at lumingon kay Cyrus. Siyempre, wala nang dapat ipag-alala si Cyrus ngayon at direktang tumango kay Serena. Saan ka nakakuha ng napakaraming pera? Tumingin si Serena kay Cyrus at hindi makapaniwalang nagtanong. Pakiramdam niya ay biro lang ang lahat ng ito mula kay Cyrus. Hindi mo kailangang mag-alala kung saan ako kukuha ng pera. Aabalahin kita saglit, ang monitor. Umupo si Cyrus sa sofa at sinabi sa napakasual na tono. Anong nangyayari? Hindi ka naman manghihiram ng pera sa akin, di ba? Wala akong pera. Bulong ni Serena kay Cyrus. Haha. Umiti si Cyrus at pagkatapos ay malumanay na nagpaliwanag. Squad leader. Huwag kang mag-alala. Ang pera sa kamay ko ay tiyak na sapat para mabili ang mga bahay na ito. Ngunit sa ilang kadahilanan, hindi ko may lalagay ang lahat ng mga bahay na ito sa aking pangalan. Kaya kailangan ko tulungan mo ako kung tumulong ka sa pagpirma sa mga kontratang ito. Siyempre hindi kita hahayaang magtrabaho ng walang kabuluhan. Bibigyan kita ng 10 bahay bilang kabayaran, kapag kailangan ko ang mga bahay na ito, pagdating ng panahon, maaari mo lamang ilipat ang bahay sa akin. Cyrus, oras na para sa'yo, huwag mo akong biruin ng ganyan, hindi naman talaga nakakatawa. Sinigawan ni Serena si Cyrus na may nasasabik na ekspresyon. Hindi ako nagbibiro, totoo lahat ng sinabi ko.
kung wala akong pera para bumili ng ganoong car aming bahay, bakit paniniwalaan ako ng mga taong ito sa opisina ng pagbibenta? Walang magawang paliwanag ni Cyrus. Ngunit kahit na mayroon ka talagang pera upang bilhin ang mga bahay na ito. Naisip mo na ba na ang mga bayarin para sa mga bahay na ito na ililipat mula sa aking pangalan patungo sa iyo ay katawa-tawa? Bakit hindi mo isulat ang iyong pangalan? Direkta. Malakas na sabi ni Serena kay Cyrus. At hindi napigilan ni Cyrus na mapangiti pagkatapos marinig ang pangungusap na ito, at pagkatapos ay walang kwentang sinabi. Squad leader, dahil may pera akong pambili ng napakaraming bahay, nag-aalala pa rin ako tungkol dito. Mayroon bang anumang pamamahala? Great. Natigilan si Serena nang marinig niya ang mga salita ni Cyrus. Sa kabilang banda, dahil maraming mga kontrata na dapat ihanda. Ang mga empleyado ng opisina ng pagbebenta ay karaniwang abala sa kanila, habang ang mga bisita na orihinal na pupunta sa bahay naturally, walang nakatanggap nito. Pagkatapos, si Manager Clark ay dumiretso sa gitna ng bulwagan at sumigaw ng malakas. Mga kagalang-galang na panauhin. Ikinalulungkot ko, lahat ng mga bahay sa aming gusali ay naibenta na ngayon, at wala ng mga bahay magagamit. May opsyon para sa lahat, kaya pumunta sa ibang realtor para makita ang bahay. Ano, napagod ka na ba? Bakit ang bilis na ubos? Oo, di ba sabi mo marami pa? Bakit sold out ngayon? Natigilan ang lahat nang marinig nila ang mga salita at tono ni Manager Clark, boses ay natigilan talakayan napakatuliro. Nagbayad lang kami ng deposito, hindi ba dapat pumunta na kami? Sa oras na ito, isang babaeng nasa katanghaliang gulang na ang naka-istilong damit ay tumayo at sinigawan si Manager Clark. Aayusin namin ang mga tauhan na ibalik agad ang deposito sa iyo. Ngayon, hanggat hindi pa nababayaran ng bahay ang paunang bayad. Lahat ng bahay ay naibenta na. Walang oras si Manager Clark para bigyang pansin ang kakabayad lang niyang deposito. Sa makatuwid, ibinenta na lang niya ang lahat ng bahay kay Clark, na makakapagtipid ng maraming problema. Ano, nabayaran na namin ang deposito, at ngayon sasabihin mo sa akin na wala na ang bahay, ano ang mangyayari? Isang hakbang pasulong ang nasa katanghaliang gulang na babae matapos marinig ito, sabik na sabik. Oo, di ba sabi natin may bahay tayo noong nagbayad tayo ng deposito? Bakit walang bahay ngayon? Sigaw din ng middle-aged na lalaki katabi ng middle-aged na babae. Tulad ng sinabi ko, ay refund namin ang deposito mo. Pero nabili na talaga ang bahay, pero kung makumpleto mo ang buong natitirang bayad sa bahay sa isang iglap, gagawin din namin iyon. Maaari naming pag-isipang ibenta ang bahay na ito sa iyo. Casual na sabi ni Manager Clark. Hindi pa ba sapat ang pagbabayad ng down payment ng maaga? Paano na ngayon ay naging full payment na? Ang iyong opisina ng pagbebenta ay medyo hindi makatwiran. Sa oras na ito, isang batang babae na kasing edad ni Cyrus ang tumakbo palabas ng crowd at sinigawan si Manager Niu na may excited na ekspresyon. Matapos marinig ang boses na ito, medyo pamilyar si Cyrus at hindi niya maiwasang lumingon at tumingin. Jasmine. Matapos makita ng malinaw ni Cyrus ang hitsura ng dalaga, napabuntong hininga siya. Kabanata 341. ##. Ang pamilya ng tatlong nakatayo sa lobby ng sales office at nangangatuwiran kay Manager Clark ay walang iba kundi si Jasmine, ang babaeng mahal na mahal ni Lucas sa matalik na kaibigan ni Cyrus. Ilang beses nang nakipag-ugnayan si Cyrus kay Lucas noon, at hindi niya masyadong gusto ang snobbish na babaeng ito. Ngunit hindi inaasahan ni Cyrus na makakatagpo siya nang bumili siya ng bahay dito. Normal ang kalagayan ng pamilya ni Jasmine, at mayroon din siyang bahay sa kanyang bayan. Ngunit upang masiyahan ang kanyang kawalang kabuluhan, kinailangan ni Jasmine na pilitin ang kanyang mga magulang na bilhin siya ng bahay sa gitna ng lungsod ng Nanyang. Upang si Jamine ay makauwi at manirahan pagkatapos ng klase, at kapag sinabi niya sa kanyang mga kaklase na nakakatuwa din. Noong una, hindi pumayag ang mga magulang ni Jasmine na bumili ng bahay, ngunit hindi nila matiis ang palagiang problema ni Jasmine at sa wakas ay pumayag na mag-loan para bilhan siya ng mas maliit na bahay.
Ang pamilya ni Jasmine na may tatlo ay gumugol ng maraming oras sa Solbury City at sa wakas ay nagpa siya nabilhin ang gusaling ito. Dahil medyo maganda ang lokasyon ng gusaling ito at abot kaya ang presyo, nagbayad sila ng 10,000 yuan kahapon. Ang depositong pera, dumating ngayon upang gawin ang paunang pagbabayad. Pero pagdating pa lang nila sa sales office, narinig nilang sinabi ni Manager Clark na lahat ng bahay dito ay nabili na, at walang kwenta ang pagbabayad ng deposito. Bagamat na nga ko ang sales office na ibabalik ang deposito, ayaw pa rin ng pamilya ni Jasmine. Pagkatapos ng lahat, sa wakas ay nahulog sila sa isang bahay at wala na ito. Sino ang mas makakadama? May sense ba ang sales office mo? Kahapon kinumpirma namin na may bahay kami at nagbayad ng deposito. Bakit sinasabi ng bahay na wala na? Sinigawan ni Jasmine si Manager Clark na nanlalaki ang mga mata. Nilinaw ko lang na nandoon pa rin ang bahay. At marami pa. Pero balak ni Mr. De La Cruz na bilhin silang lahat. Kung nabayaran mo na ang deposito, maaari mo ring bayaran ang buong halaga ngayon. Kung makabawi ka, pag-usapan natin ito ni Mr. De La Cruz at ibenta ang bahay sa kanya. Ngunit kung hindi mo ito mabawi, mapapahiya ka. Naiinip na tugon ni Manager Clark. Nang marinig ng lahat ang mga salita ni Manager Clark, napagtanto nila kung ano ang nangyayari. Ito ay dahil may nagplanong bilhin ang lahat ng natitirang ari-arian sa isang iglap kung kaya't ang opisina ng listahan ay tumigil sa pagbebenta ng mga ito. Ang mga nakatingin sa bahay ay hindi napigilan ang kanilang pag-usisa sa oras na ito, at nagplanong makita kung sino ang napakayaman. Walang pakialam si Jasmine sa mga bagay na ito ngayon, itinuro niya si Manager Clark at sumigaw, "Halatang hindi makatwiran, ay demanda kita. Pagkatapos ay pumunta ka ng maayos." Casual na sagot ni Manager Clark, saka tumalikod at umalis. Matapos makita si Manager Clark na hindi siya masyadong pinapansin. Hindi napigilan ni Jasmine na makaramdam ng kaunting kawalan ng pag-asa sa kanyang puso at mabilis na nilinggan ang kanyang mga magulang. "Jasmine, hindi kayang magbayad ng ganoon kalaking pera ang pamilya natin ngayon. Ang paunang bayad lang ang hinihiram namin. Saan natin mabibili ang bahay na may buong halaga? Kung hindi, sa tingin ko ay mas mabuti ito." Bulong ni Jasmine, ang kanyang ama. "Oo, Jasmine, hindi kami sumang-ayon sa iyo, isang babae, bumili ng bahay, ngunit ngayon ay hindi mo na kailangan." Sabi din ng middle-aged na babae. "Nakakasuklam talaga, nakapagtataka bang magkaroon ng pera? Kung may pera ka, magagawa mo ba ang gusto mo? Mom and Dad, punta tayo sa ibang property." Alam din ni Jasmine na ang sa anumang kaso, ang kanyang pamilya ay hindi makakakuha ng pera upang bilhin ang bahay ng buo, kaya maaari na lamang niyang piliin na umalis. "Mr. Cyrus, handa na ang kontrata. Mangyaring bayaran ako ng pera. Handa ka na bang i-swipe ang iyong card?" Sa oras na ito, natapakan ni Nancy ang kanyang high heels at tumakbo papunta sa gilid ni Cyrus, malumanay na nagtanong. "Bueno, i-swipe ang card." Bahagyang tumango si Cyrus, at pagkatapos ay kinuha ang dragon card na ibinigay sa kanya ni Jonathan. Sinabi ni Jonathan kay Cyrus na ang card na ito ay walang limitasyon sa pagkonsumo at maaaring bumili ng kahit ano. Ginamit ni Cyrus ang card na ito noong bumili siya ng kotse ngayon lang. Nang makita ng lahat na kinuha ni Cyrus ang kanyang bank card, lahat sila ay nagpakita ng kanilang nagulat na mga mata. Dahil hindi akalain ng mga taong ito na ang taong bumili ng lahat ng bahay sa isang pagkakataon ay isang binata na mukhang nasa early 20s. Nakakamangha maging napakayaman sa murang edad. Ang batang ito ay dapat na isang mayaman na second generation prodigal. "Hindi ko talaga alam kung gaano kayaman. Ano ang iniisip ng mga tao? Magkano ang halaga para makabili ng napakaraming bahay?" Ang daming nagkomento ng inggit at inggit. Si Jasmine, na naglakad na papunta sa pinto ng sales office, ay hindi maiwasang lumingon nang malaman niyang lumitaw na ang taong bumili ng lahat ng bahay, ngunit nang makita niya si Cyrus, natigilan siya. Ang bumili ng lahat ng bahay ay si Cyrus. Napabuntong hininga si Jasmine na nanlalaki ang mga mata. Paano ito posible? Paano kaya naging mayaman si Cyrus? Lalong nagulat si Jasmine habang tinitignan niya ito, at agad siyang tumakbo patungo sa kinatatayuan ni Cyrus. Noong una,
Naramdaman ni Jasmine na siya ay mali at ang taong bumili ng bahay ay hindi dapat si Cyrus. Ngunit nang makita niyang kinuha ni Nancy ang bank card ni Cyrus, nakumbinsi siya na ang taong bumili ng bahay ay si Cyrus. Direktang sinigawan ni Jasmine si Cyrus. Nilingga ni Cyrus ang kanyang ulo upang tingnan si Jasmine at Blanco na nagtanong, "Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo dito?" Direktang naglakad si Jasmine sa harap ni Cyrus at mayabang na tinanong si Cyrus. "Bumili ng bahay." Malumanay na sagot ni Cyrus. "Hindi ka nagpapanggap na bawang dito, paano ka magkakaroon ng pera pambili ng bahay? Magkano ang kikitain mo sa pagpupulot ng basura sa paaralan?" Sigaw ni Jasmine na may malalaking luhang mata. Itong babaeng ito, bigyang pansin ang kanyang saloobin kapag nakikipag-usap sa mga VIP sa aming opisina ng pagbebenta. Sinaway ni Nancy si Jasmine na walang ekspresyon ang mukha. Nang marinig ito ni Jasmine, lumingon siya at tumingin kay Nancy. Pagkatapos ay itinuro si Cyrus at sumigaw. "Sinasabi ko sa inyo, lahat kayo ay nalinlang nitong Cyrus. Hindi siya pangalawang mayaman, henerasyon. Siya mahilig lang siyang magpanggap na mayaman second generation, isa siyang mahirap na dowsy na namumulot ng basura sa school, paano siya magkakaroon ng pera pambili ng bahay dito? Sinong nagsabi sa iyong wala akong pera pambili ng bahay dito? Ano? Kung noon ay si Cyrus, tiyak na pipiliin niyang huwag pansinin si Jasmine, ngunit ngayon ay hindi nag-aalala si Cyrus na malantad ang kanyang pagkakakilanlan, kaya natural siyang magalang. "Hindi mo ba alam kung may pera ka?" Mayabang na sagot ni Jasmine. "Originally akala ko kung pumunta ka para magmakaawa. Pwede kong ibalik yung bahay na hiniling mo para magkita tayong dalawa, pero simula nung sinabi mo yon, so sorry, gusto ko lahat ng bahay dito, you don, ayoko pang bumili ng isa." Sumigaw si Cyrus sa sobrang dominanteng paraan, pagkatapos ay tumalikod at sinabi kay Nancy, "Nancy, I swipe ang iyong card. Pumunta ka. Okay, Mr. Cyrus." Bahagyang tumango si Nancy, at pagkatapos ay ipinasok ang bank card sa POS machine. Tila natakot si Jamie Nesepang ang ibabaw ni Cyrus sa mga oras na ito. Nakatingin kay Cyrus ng nanlalaki ang mga mata, "Hindi ko alam kung saan nakuha ni Cyrus ang kumpiyansa para sabihin ang mga salitang ito.